is a scam. You are a scammer. I am not a scammer. You are. You are the scammer. Don't do that, okay? That's not good. Do you want to talk to my bank manager? I can give my bank manager number and talk to you. Where is your bank manager? I want to talk to your manager. Alright. For today's video ay isner. Itong video ito ay ginawa ko para maiwasan natin ang mga ganitong transaction, guys. Kung nakikipag-transaction kayo sa hindi nyo kakilala ang tao. So ayan, guys. Kunwari, magbebenta ako ng coins sa taong ito. Ang pangalan niya, guys, is Anderson, Billy Anderson. Isa siya sa nagka-interes sa mga coins ko sa group, kaya titingnan natin kung anong mangyayari sa magiging usapan natin. Una, guys, is nagpakilala siya sa Facebook na buyer daw siya from USA. So, in-entertain ko naman kasi alam kong ano, talaga namang nagtitinda ako ng mga old coins, pero ilan-ilan lang. Ang gusto niya, guys, is bibili niya lahat ng coins ko, which is marami naman to kung talagang bibilangin. Pero ang nakapagtataka dun, guys, is bibiling niya daw 50,000 each yung ating lumang coins. So imagine, kapag katinames ko yun sa 50,000 for each lalabas, is magkakaroon na ako ng milyong-milyong pera. O diba, guys, napaka-imposible, unbelievable. Kaya sakyan lang natin ang scammer na ito. O, diba? Ang sabi niya dito is, "Hello, how are you?" May paganon-ganon pa siya. Tapos, "I will like to see the items you have available before I give you the price." So, ayun. I-show ko daw muna yung aking mga old coins bago niya pepresyohan. So, send me the picture of what you have. So, ang ginawa ko naman is, sabi ko, "Okay." And then, picture ng mga coins ko. Ayan. Ayan, sinend ko siya, sabi ko, "I have a lot of coins here." But tinanong ko siya, "Do you have WhatsApp?" Kasi gusto ko siyang i-video cam at gusto kong makita yung kanyang pagmumukha, kung ano ba itsura niya. So ngayon, as of now, guys, 4 hours ago siyang naka-offline. Siguro natutulog pa yung scammer na ito. So mamaya i-update ko kayo kapag nagising na ito. Antayin natin kung anong masasabi niya sa mga coins ko. So ayan, diba, oh, ang gaganda talaga ng coins na to. Mga commemorative, tapos ito, oh. Ayan. Paano ba yan? Ayan, oh, mga luma-lumang coins na siya. Siguro naman magkaka-interest siya dito. Tingnan lang natin kung anong magiging reaction niya sa mga pinadala nating picture sa kanya. Balitaan ko kayo, guys, mamaya pag nagising siya. Tatawagan natin siya. Titingnan natin kung anong itsura ng scammer na ito. Diba? Kala mo, may isan mo ko. Bulol-bulol na tayo. Kasi medyo malabo yung mata ko. Eh, ako namang mag-sunglass. Tingnan natin na. So, sinagot ko siya kung ilang piraso at kung saan country ako. So, antayin natin. Tatawagan natin siya mamaya-maya. Sabi ko, "Saan country ka ba?" Tinanong ko rin siya. So, tawagan kaya natin. Try lang natin kung sasagot. "Voice incoming. Hello, assist to your microphone." Or, "Hello, hello, hello, hello." Tingnan natin kung sasagot to. Diba? Ayan na. Nag-re-ring na siya. Tingnan natin kung sasagutin niya. Ayaw sumagot. Baka busy ah. Pero nag-reply na siya. Ang sabi niya, hindi ko daw siya matatawagan ngayon. Pero binigay niya yung number niya sa WhatsApp. So, pagpapalitin natin to. Kasi walang WhatsApp dito sa
cellphone ko na to. So ang gagamitin ko is itong cellphone na binibideo ko kasi nandyan yung WhatsApp ko. So sabi niya dito, you can call right now. This is my number WhatsApp. Let's discuss further about this transaction. I am interested in buying all you have. Sabi niya, all I have. Tingnan natin kung sasagot. Ang tagal niya namang sagutin. Hello? Hello, how are you? I'm good. Have you seen my feature, the feature of my old coins? Yeah, I've seen them, and I'm about to assess them. So can we talk? Can discuss later? I want to assess your coins. So you choose, you take which one you like, okay? Alright. And then... I'll talk to you now. Okay. I'll talk to you right now. I'll check with you. Okay. So ayun guys, 'di ba? Yung kanyang boses is boses Indiano. So ang nakalagay dito sa profile niya is para siyang American. Lalakihan ko, papakita ko sa inyo. Ito yung profile niya. Ano ba 'yan? Oh. 'Di ba? Tapos yung boses niya is boses Indiano. Alam niyo kasi guys, hindi naman sa tatawagan uli natin. Hello, madam. Hello, sir. Hello. Hello. Yes. You said you already have made the payment, but how come I never seen it to my account? Walang signal. Hello, sir? Hello? Yeah, I already told you I need to wait for the verification of my bank before I send up the payment. Yeah, I understood. But I don't have 10,000 pesos here. Madam. Yes, but I don't have 10,000 pesos here. You said you were ready to pay before I made transfer to you. Yeah, but you know, just to make sure if the payment you have made is already in my account, that's why I'm asking you. How much do you have, madam? Oh, I only have 1,000 pesos. That's too poor, madam. You have to pay the 10,000 pesos and you have to pay the fee right now. How come it's so high? So expensive? This is an international transaction. I already explained to you. That is why. You understand? And the money I transfer to you is way bigger and way larger than what you have to pay. That's why you have to pay the fee. Yeah, but you send the receipt is not original. That is a scam. You are a scammer. I am not a scammer. You are. You are the scammer. Don't do that, okay? That's not good. Do you want to talk to my bank manager? I can give my bank manager number and talk to you. Where is your bank manager? I want to talk to your manager. Alright, keep it up. My bank manager. So hi guys, dyan na po natatapos yung ating video for today. So ayan, hindi ko na tinawagan yung scammer. Kailangan ko daw tawagan yung bank manager para mag-explain na ganun nga yung babayaran. So yung video na yun guys is dapat maging aware tayo sa mga ganitong transaction. Kasi guys, alam nyo may sinalihan akong grupo na yung sa buy and sell ng mga old coins. Kaya nag-post ako dun. Siguro nakita niya yung mga post ko kaya nag-private message siya sa messenger ko kaya ayun. So sana lang iwasan natin yung mga ganitong transaksyon. Wag tayo basta-basta maniniwala kapag may mga ganitong
makikipag-transact sa atin ay pusisiin muna natin. Kasi mahirap na, diba, sa hirap ng buhay ngayon ay maisahan pa tayong mga Pilipino, diba? Ang mahal-mahal ng mga bilihin dito. So, ibili na lang natin dito yung ibabayad natin sa mga scammer na yan. Kasi yung mga scammer na yan, guys, is wala yung mga trabaho. Umaasa talaga yan. Gawain talaga nila yan. Wala yung mga konsensya. Kaya, sana ay may natutunan tayo sa ating vlog for today. Maraming salamat! Bye-bye!